Luluhod na po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumayin niyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Layunin niya'y maganda, mabuti kanino mang anak niya, kung tutuntunin lamang ang panuntunan niya at susundin ang kalooban niya, sinong mapapahamak na anak sa mundo. Sapagkat siyang kabutihan at kabanalan, halikayo mga minamahal, tantuin niyo ang kanyang mga aral. Kumusta ka na? May mga taong ang gusto lang nila'y pakinabang. Ngunit ayaw nila ng hirap. Ayaw nila ng magdusa. Subalit, dusa nga ba ang kaloob ng Ama? O ang nais niya lang ay makakilala sa kanyang mga anak niya? Hindi niya gustong magdusa ang sino man at lalong hindi niya gustong pagdurusa ang kamti ng bawat anak niya. Kaya kung nagdurusa ang loob mo, ang damdamin mo bilang tao, hindi siya may kaloob nito. Sapagkat anumang kapayapaan na pinagahari sa katauhan, patutong siya'y buhay na buhay, sa isip nila'y nananahan. Buhay ba ang Ama? Kaya kailanman ay ayaw niyang magkaroon ng dungis ng kaisipan ng tao, duming isip baga, maruming pag-iisip at masamang loob. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay di na magugutog kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng aking Ama. At hinding-hindi ko itataboy kailanpaman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Maaari po bang po, alam ko po. Alam ko, anak. Huwag mo ikahiya, ano? Okay.
maayos lang. Salamat. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama at hindi na ito, hinding-hindi ko sila itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin. Hindi ang buhayin ko silang hindi na sa huling araw, kundi ang buhayin ko sila sa huling araw. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kayong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga binigay niya sa akin, kundi ang buhayin silang lahat sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang dakong ito ay di lamang kagalingan na pisikal, ang matwid na tinatanggap ng tao, kung matwid na kikilala at totoong kumikilala sa Diyos Amang di nakikita. Ang kagalingan ng pisikal ay walang kabuluhan at walang kwenta kung tamasahin nyo man at kamtin, kung sa takdang panahon kayo'y mamatay at sa kamatayang yaon ay di nyo lubos na kilala ang magbibigay kaligtasan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ang lumalapit sa liwanag ay nagliliwanag nga, at ang gusto ang dilim ay di magliliwanag. Hindi nyo ganang mauunawaan ang aking tinuturan kung ganang kaisipang pangtawang inyong pangsuri. At di nyo ganang maabot ang aking layunin kung di ganang inyong mararamdaman sa inyong butihing loob. Sapagkat anuman ang inyong sakit o karamdamang tinatawag, ay di yaon ang dahilan para kayo'y magupo, kundi yaon ang paraan para kayo'y kumilala at makakilala sa tagapaggamot ninyo at tunay na manggagamot na di kailanpaman tao ang gagawad. Kaya nga't hindi mawawawaan ng tao ang dakong ito, lalo't higit hindi tinatanggap pa sa puso't isipan ang pagiging isang anak ng Ama na matwid na ang layo na't nasa niya
ay ibiging matapat siya, sapagkat ang umiibig sa Ama ay iniibig ang mga salita niya, at ang mga salita niya ang nagbibigay buhay sa bawat isa upang sumigla ang pananampalataya at ang imposible ay gawin niya. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Alalaumbaga, walang dulot na masama ang Ama kaninuman, walang nais ipahamak at mapahamak ang sinuman, walang gustong magdusa ang Ama ay pagdusahan ang mga anak niyang mga minamahal tuwiran. Kung magkagayon, sino ang nagbibigay pagdurusa para magulimahanan ang isip ninuman, para magalit magngit-ngit ang kalooban, at para maging masama ang kaisipan? Katotohanang katotohanan ang sa aki tinuturan, walang dilit ibang may ibig ng katotohanan, kundi ang kumikilala sa Amang mapagmahal upang matunton ang tunay niyang kalooban at ang damdamin niya'y makapanahan siyang lubusan. Mapapalad kayong mithiin niyo'y mabuti, sapagkat anuman ang tinamas at kinamtan niyo sa ibabaw ng lupa, sa wakas ng inyong buhay, wala kayong madadala ni isa man, ngunit at pasubali, anumang nagawa niyong kabutihan, tataglayin ninyo hanggang kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Mga minamahal, ano ang ipinaglalaban ng tao sa buhay niya? Ano ba siya at sino siya? Kaya ba niyang buhayin ang sarili niya? Kaya ba niyang magpahaba ng buhay ng kahit sa isang anak o tao ng Ama na nilikha niya? Wala kahit na sino. Kaya halik kayo, mga minamahal ko. Ang araw ay lumilipas, ang gabi sumasapit, ngunit muling nagliliwanag upang Ama ang magpahayag. Nadimlan ka ba na? Ako ang liwanag. Lumapit ka sa akin, ika'y tatanglawan ko, magliliwanag ang isip mo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Ang bawat maganda at mabuti ay mula sa Diyos Ama. Ang lahat ng di maganda at mabuti na layo ng tao, sino nga kaya ang may kaloob nito? Kaya't sa inyong lahat, manahanawa ang mabuting pag-iisip, maghari nawa ang magandang loob, upang anumang kagalingan ng inyong kamtin, makilala nyo ang nagbibigay buhay, at sa inyong buhay na nakamtan, mapuri nyo at mapasalamatan, habang kayo'y nabubuhay bilang taong may kamatayan, anuman ang inyong kamtin, iiwan ang lahat tiyan. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kung buhay, tapat ang Diyos, ano po ba ang layunin ng isa't isa? Di ba kilalanin at makilala siya? Sino nga ba ang gustong maglingkod para magpasakit sa kanyang sarili? Kung wala naman siyang napapala sa pinaglilingkuran niya, dili kaya'y walang pakinabang. Sino may gusto noon kapag ang damdamin niya'y nais niyang maglingkod, nais niyang tumupad? Hindi kalooban ng tao yan. Kaya, sumayin niyo ang kapayapaan. Kapag tinura ng Ama, ibig ko lumakas ang hangin na palalakas niya.
Ngunit kapag sinabi ng tao, ibig ko humangin. Walang daratal na hangin kung ayaw niya. Kapag tinura ng ama, magbaha ka sa dakong dyan, daratal ang baha kahit walang nakakakita. Ngunit kapag sinabi ng tao, matuyo ka na baha, hindi niya kayang patigangin yan. Subalit kung saan siya nagbigay baha, kapag kinusto niya, siya rin ang magpapatiyang. Patiyang niyang patitigangin niya ang lupang naglusak sa putik dahil sa tubig. Buhay pa ang ama. Kapag sinabi ng tao, akin yan, akin yon, maaringang dahil ito'y pinahiram sa kanya. Ngunit, isa man sa tinuturo niya ay walang tunay na kanya sapagkat ang lahat ay pahiram lamang. Kaya kapag inari ng taong kanya yon, kanya iyan, at bilang pagkataong damdamin na magkakaroon ng kasarilinan, mahirapan niyang isukuyaan sapagkat kanya yaon. Kaya maging ang buhay ay di inyo, lahat ay pahiram. Sapagkat ang buhay ay pinahiram, ang bagay ay pahiram, gagamitin ng taong nabubuhay habang siya'y nasa kalupaan, ngunit kung patay na, walang makikinabang. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang bawat araw, kailangan ng tawang bagay, kailangan niyang hangin, kailangan niyang tubig. Ngunit, kung di niya nakikilala ang nagbumula at pinagbulan ng hangin at tubig at bagay, paano masasabing, Panginoon ko, sinong pinapanginoon mo? Kaya nga, surin niyo ang lahat ng Panginoon niyo at sinong tinatawag niyong Panginoon. Ano ang Panginoon nyo? Butihin at mabuti? Liwanag at didilim? Mabuti kung magdulot? Maganda at pangit sa pananaw ng tao? Pantay lamang, tao pa rin ito. Sapagkat isa ang lumikha sa lahat ng buhay na may taglay ay tao. Nekkaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag kayo'y buhay pa, may lalamunang na pinagmumula ng laway? Sino ang nagpapalagkit, nagpapalapot, at nagpapalabnaw? Kaya ba itong gawin ng tao para pasukin ang kanyang lalamunan? At sabihin niya, titimplahan ko ng matagkit na laway? Dili kaya'y sasabihin niya, palalabnawin ko? Walang magkakapagsabi niyan sa makatwid. Kung tunay niyong kinikilala ang Ama, nadarama niyo ang gawa niya. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Pumarito ba kayo para hanapin ang matuwid at katotohanan? Masusumpungan niyo ang tunay na kagalingan. Naparito ba kayo para ang Amang bumuhay sa inyo ay siyang kililanin at makilala nyo? Kahit may sakit kayo, masaya pa rin kayo, sapagkat ang puso nyo'y inaaliw, ang isip nyo'y pinapayapa, di lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Bagkos sa salitang banal na namumutawi sa labi ng mga nagmimithi. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenea hanam.
buhay ba ang Ama? Sino ang nagdudulot ng sakit? Ang Ama ba? Sino ba ang nagpapatigim ng galit? Ang Ama ba? Sino ang nagbibigay liwanag? Siya ba? Kaya sa oras na ito, magliwanag nawa kayo. Pag-arian kayong lubos. Mula sa gawa ng mga apostol, sinang-ayuna ni Saulo ang pagpatay kay Esteban ng araw na iyon. Nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia na Jerusalem sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing sa mga taong may takot sa Diyos, ng mga taong may takot sa Diyos, at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Yan si Saulo, nang hindi pa niya nakikilala ang kanyang tinutuligsa. Subalit, nanahan ba siya sa gayon? Kung susubaybayan niyo at masusubaybayan niyo ang istorya ni Saulo, nang siya sumuko at nagbalik loob sa Ama, sa pagkilala niya sa anak na sinugo niya, sa pagsasalarawan ng liwanag na nakatagpuan niya, doon na nagsimula ang pinakipaglaban niya ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa kanya. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan. Pag-arian kayo ng tuwira. Malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao na aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Ipagpaumanhin po ninyo kung sa dakong ito ay mayroong kayong gusto na hindi ninyo nasusunod. Sapagkat ang dakong ito hindi binabawal sa inyo ang magtsinelas kayo kung dala nyo'y tsinelas nyo na galing sa pambahay nyo. Dili kaya naman, kahit tsanda ko kayo magsimba o sumamba, di ba alam ninyo ang patakaran kung tunay kayong mananambahan at tunay nyo sinasambay Ama, susundin ninyo ang kanyang kalooban at kanyang kagustuhan, di ba ga? Kaya nga kung susundin lahat yon, marangal na pananamit. Ngunit, dahil kayo'y mga pasyente at di nyo alam ang patakaran sa dakong ito, kaya kung magkamisan may dumarating na nakasando, nakasyort, tinatanggap. Dahil hindi ka maaaring pauwiin, nasasabihin sa'yo magbihis ka muna. Ngunit kapag sumunod na araw, alam mo na ano na susundin mo.
ang gusto mo pa rin? Diba, nang unang panahon, ang mga sumasamba na kapelo at maringal ang kasuotan, ngunit naunawaan ng Ama na hindi doon ang kabanalan, hindi doon ang pagpapakabanal, sapagkat paano yung mga lupad, mga aba na walang isusuot, na magiging maringal at walang marangal na kasuotan. Kaya naman, hindi kinukuha sa mamahaling damit at di babasihan ang mahal na damit para ikay pumasok sa dambana at sabihin ikay matwid sa kanyang pananaw. Kundi, mamahalin mo siya sa puso mo at sa isip mo'y naroon siya upang siya isambahin sa katotohanan at gawin mong marapat ang pananambahan mo. Sapagkat, siyang pinakamahal na mahalaga at pinakamahal na walang halaga sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya, hindi siya mapapantay sa anumang bagay nang dahil maging ginto man, siya ang nagbigay para ang tao ang gumamit at hindi para ipagmagaling, ipagyabang, kundi pagamit na marangal. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang lahat ng bagay na ginagamit sa maganda at mabuti, napapaganda at napapabuti sa taong mga tumanggap ng bagay at bagay na nagagamit nila. Ngunit at pasubali, anuman ang tinanggap nyo na ginagamit nyo sa hindi tama't mabuti, mapapahamak din kayo at mapapariwara kayo sa bandang huli sapagkat walang Diyos na liban siya lamang. Sapagkat walang ibang Ama na tunay na matuwid, tapat at totoo kaninumang kanyang anak. Kaya lahat marapat na sa kanya'y sumuko, manambahan at matuwid na kilalanin ang kanyang mga tuntunin. Kung sinusunod naman ninyo ay ang kanyang mga tuntunin, ano ba ang kanyang mga lisyang ayaw gawin? Narapat at nararapat na ayaw gawin at ipagawa sa mga anak niya. Alam niyo yan. Ang siya'y itakwin at siya'y kaligtaan at pangibabawi ng sarili samantalang may wakas ang lahat ng nabubuhay at may kamatayan yamang nagmula sa alabok magbabalik sa alabok. Kaya't walang hihigit sa kapangyarihan niya maliban siya at espiritu niya. Mga minamahal ko, ano baga ang nasa inyo sa oras na ito? Mabuting espiritu? Ang mabuting espiritu ay maganda ang layunin. Ang mabuting espiritu ay magandang hangarin. Ang mabuting espiritu ay mabuti man din sapagkat mabuti nga ang galing sa Amang butihin. Kaya't sa inyong lahat, sumayin nyo ang kapayapaan. Ang nagmimithi ng bagay sa pangsanlibutan ang kakamtan, ngunit ang nagmimithi na di bagay na magagamit sa sanlibutan, ang Ama ang hinahanap upang masumpungan. Nek karamenea hanam. Nek karamenea hanam. Nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga dito sa dakong ito, walang tinatanggap na bayad kahit kanino, kundi kayo'y pinaglilingkurang libreng ibinigay, libreng pinamamahagi, sapagkat upang magpantay-pantay, mahirap at mayaman, walang itatangi, lahat kayo'y isa lamang. Ang may pandinig ay nakarinig.
kaya nga't walang makabata. Natuwirang lahat ay gagawin para isuko sa Ama, kung bilang pagkatao at katauhan lamang, nang dahil kay hirap ngang magpakabanal. Subalit kay papalad niyong nasumpungan ay liwanag, at naramdaman niyo sa inyong kalooban ay kapahingahan, kaya't nagkaroon kayo ng kapanatagan ng loob at payapang kaisipan. Sumay niyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat, ang naglalayo ng mabuti, mabuti ang kakamtin, at ang masama ang layunin, mapapahamak din. Sapagkat siya o ng matwid na aral at totoong pinagmulan ay ang banal ng katotohanan. Sumay niyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't sa dakong ito, hindi sinusuhulan at masusuhulan ang sinumang maglilingkod ng matapat, sapagkat ang Ama'y di nagpapasuhol sa mga bagay na nakamta ng tao sa sanlibutan na mula lamang sa kanya yaon, na di naman ito magagamit at di niya gagamitin kailanman, subalit ang sumunod sa kanya at lagukin ang kanyang alay, kailan may di na mauuhaw. Ang may pandinig ay nakarinig. Sino nga ang magtitiwala at maniniwala, samantalang ang tao'y hinahanap ay hiwaga, at nang makakita ng himala, ang mata niyang nakabuka, nakamulat, nakatitig sa kapwa. Subalit ang wika nga, himala ang kailangan mo, puso mo'y maghari ang magbibigay himala, sa diwa mo'y matanim ang mabuti pawa, upang tamuhin mo ang hiwagang nasa mo, at himala na mula sa taon na wika mo. Sino bang magbibigay at gaganap nito, tao bang tulad nyo? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga tulad ng tinuran, ang dakong ito'y kagalingan ng kaluluwa at katawan sa mga magnanamnam at nakananamnam sa aral, at tuwirang mawawawaan at uunawain ang mabubuting salitang nagmumula sa di katauhan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehana, Nekkaramenaya ana. Maringang sa inyo bilang tao, di nyo mapagtiwala ang may tapat at totoo, kung di nga ganang totoo at tapat ang puso nyo. Subalit, kung tunay kayong matwid at ang ginagawa nyo'y tapat at totoo, mapapaniwalaan nyo'ng may taong kapwa nyo na tapat din na tulad nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenehana. Cancer cells. Lahat kayo'y may cancer cells. Ngunit hindi lahat kayo'y may buhay na cancer cells.
Kaya hindi cancer ang tawag sa inyo kung wala kayong sakit na cancer. Ngunit, sino ang papatay sa cancer cells na taglay na ng inyong katawan, na mga immune system bodies at antibodies ninyo ay tuwirang ganap na magsilakas? Hindi bagat kung sino ang nagbuo ng alabok para maging tao at kung sino rin ang babawi ng alabok na nabuhay para magbalik sa alabok at siya'y mamatay bilang katawan. At muli buhayin bilang hindi na katawan at doon ay pipiling sa pinaghandaan na turingan, yaw na nga ang tinatawag na buhay na walang hanggan at kalwalhatian. Ngunit sa lupa pa lamang, maari nyo ng kamti ng kalwalhatian kung tatamasahin nyo at kikilalanin ang magbibigay sa inyo ng kaliwanagan. Sapagkat, nailulwalhati kayo sa inyong dusa, sa inyong pasakit, sa inyong pinagdaraan ng balakit. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea hana. Kaya nga, sa kawayan ba, doon mo makikita sa matangkad ang matibay? Kung magkagayon, sa tubig ba, doon nyo masusuri ang malinaw ang isipan kapag uminom siya ng malinis na tubig? Hindi. Sapagkat, ang nakasusuri ng malinis na pag-iisip ay ang tagabuhay at bumabawi sa takda ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea hana. Noong unang panahon, kahit sa sangka, tao kapag nauhaw, maaring uminom. Kahit sa lumbak, kapag inabutan ng uhaw, walang dalang mineral water na tinatawag sa ngayon boti-botiyaan, kundi sa salok lamang at lalagok. Ngunit walang namatay at nalason sa tubig na kinuha sa balon at sangka sa mga pilapil na dinaraanan nilang purdamuhan, wala silang kinamatay para tuklawin ang ahas diyan. Sapagkat nang panahon ni Moises, dinaraanan man nila ay nagkambalang na mga ahas, ang sinumang tumingala sa kapangyarihan ng Ama, hindi sila namatay sa kanilang taglay na kamandag. Tao, makamandag ka man, masigit na makamandag ang Ama sapagkat siya ay Diyos ng lahat at ng buhay ng lahat ng may buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenea hana. Sa buhay ng tao, ang nagaganap sa mga anak ng Ama na di nakakakilalang matuwid sa Kanya ay takutan. Kung sinong matapang at ang duwag ay uurong at umuurong. Subalit, sa Kanyang Espiritu na di nakikita,
kapwa lamang sila isang espiritu at isang tuntunin na marapat mangibabaw ang siyang sundin. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahana. Kaya't ang may mata ay magliwanag at makakita, ang may pandama ay makadama, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahana. Lumanghap nga kayo sa hanging ibinibigay? Nadakot nyo ba? Nahawakan nyo ba? Nasabi nyo ba kung gaano karami ang nalanghap nyo? Subalit ang Ama, alam niya kung gaano karaming pumasok na hangin sa inyo na mula sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. O sige tao, ano man ang kapangyarihang mayroon kayo? Kung alisin ba ng Ama ang buhay nyo, may magbabalik dito? Kaya nga, iisang Ama, iisang Anak, iisang Espiritu Santo, sumainyo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahana. Ganang pagkatao, di mababaybay ito. Ganang katauhan, walang katalinuhan upang bigkasin sa inyong harapan ang narinig ninyong kayong mga nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Tanda ninyo, pilik mata nyo'y nakaguhit na ito at nakatubo ng mga kilay nyo sa inyong kilay. Ngunit, anuman ang tinatanggal nyo para ahitin ang kilay nyo, kailan may di mababalik nyo bilang tao, kundi pasisibuling muli ito ng Ama ko at Ama ninyo. Sapagkat, inaayos ng tao ang kilay niya, inubunot kung ano ang nasa kilay niya, para ito'y isaayos upang maging maganda sa pananaw ng tao. Subalit, kapag ito ay inibig ng Amang wala nang maging kilay, kahit di mo bunutin, wala ka nang mabubunot. Sapagkat lahat ng iyan siyang nagpapatubo ng buhok. Kaya, tao, mapatubo nawa sa diwa ninyo at maitanim na tuwiran ang mabuti kailanman nang di kayo madimlan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Tapat bang Diyos? Tutupo bang Diyos? Opo, tapat, totoo, buhay ang Diyos. Kung titingnan mo ito, parang walang kwenta, no? Yung pala,
Chocolate. Buhay ba ang Diyos? Amen. Buhay ba ang Diyos? Amen. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Kumusta na po? Pag-aryan kayo. Wala pong teacher dito, kaya wala pong mom at hindi rin mayaman, kaya hindi tatawaging mom. Kahit naling kunching, kahit na kunching, kahit ano pang ibig niyong sabihin, ang mahalaga, may galangan ang isa't isa, sapagkat ang ama. Oo. Aling kunching. Kaya salamat sa pagkakaling kunching. Taga saan kayo? Alam ko. Batid ko. Kaya nga, alam mo na kung anong tawag sa kanya, di ba? Sapagkat kung ganang tao, hindi kayo haharapin dahil wala siyang sasabihin. Sapagkat kung bilang tao, wala siyang gagawin, kaya wala siyang haharapin. Kaya sumayin niyo ang kapayapaan. Pag-arian kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Iba't iba ang ginagawa ng tao. Candy pa rin ang tawag, chocolate pa rin yan, kung chocolate siya. At isang bibig lang ang susubuan at isang dila ang nanamnam. Ngunit hindi nababatid ng tao kung ano ang tunay na pinagmulan ng mga sangkap nito. Subalit ang Ama, pinidman ang dila nyo, sarado man ang bibig nyo, alam niya mga sangkap ng panlasa ng bibig nyo, alam niya mga binibigkas na salita ng bibig nyo. Kaya, walang malilihim kahit ano pa sa kanya. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalang, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka
ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Tulad ng mga handog na ito, kung dalawa tatlo ang nagbigay sa inyo, ilang kayong nakinabang? Sa makatwid, napasalamatan ba kaya ng mga nakikinabang ang nagbigay? Di ba ang sabi lang nila kapag nasarapan, masarap ah. Pag di nasarapan, ano ba yan? Di ba ang sasabihin nila, candy lang pinag-aagawan? Marami ako niyan. Oo nga naman, marami kang pambili. Subalit, tandaan mo, kung ito'y kakainin lamang at nanamnamin mo sa katakawan mo bilang tao, walang kwenta at silbi sa'yo. Subalit, kung anumang maliit na tinanggap mo sa dakong ito'y binigyan mong mahalagang pagpapakalob sa'yo ng ama, pinakinabangan mo kahit mapait ang lasa, sapagkat mapait pala bibig mo. Alam kong may magagawa ang ama. Kaya nga't, ang nadidimla ng magtungo rito, nang nakanamnam ay nagliwanag. Ang nalilito't nagugulimihana ng paparito, nang makatungo dito't nakipagtotoo, nawala ang kagiliw-giliw na damdamin ang nanahan at ang kaguluhan ay naparang. Sapagkat kailan may hindi kayang ibigay ng tao lamang ang kapayapaan, ang kapanatagan, kahit laksang salapi, hawak mo araw gabi man. Yan ang pawang katotohanan, walang makabibili ng tuwa, walang bibili ng saya, sapagkat di kayang bilhin yan at di pinagbibili, kundi kusang mabubuhay, kusang bubuhay, at mabubuhay sa puso ng mabuti ang kalooban. Alam kong may magagawa, kaya di mo kailangan magdala ka ng ginto para suhulan mong magbibigay ng kapayapa at galak sa puso mo. Di mo kailangan magdala ng laksang salapi para sabihin mo, eto, payapain mo ako. Kundi ang wika niya, puso mo'y ibigay sa akin, isip mo'y manahanay ako, gulong isip mo, takot sa buhay mo, namamatay ka't namamatay ka na, akong bibigyan mo ng saya't ikaw naman ay ginhawa. Alam kong may magagawa ang ama. Ang mahirap kapag binigyan mo ng karampot na pahalaga, masaya na siya. Ang mayaman, kahit ibigay mo sa kanyang lahat ng lakas mo, pag nagalit siya sa'yo, walang kwenta. Kaya nga ang wika ng ama, di ko kailangan ng suhol niyo tao, ang pakikipagtotoo niyo ang kailangan ko. Katotohanan lang ang aking tinutura. Magnilay, magbulay, magtanto kayo.
yamang may sentido sa wika't aral ko'y magnilay-nilay kayo sa wikang sinambit ko'y makaunawa kayo kung tititig kayo sa mata nyong gamit mamasdan nyo'y tao makikita nyo'y tao kaya't ang suri nyo'y wag pang mata ito kundi ang puso nyo at isipan ng amang magbibigay na lubusan ng unawa ninyong taglay ang may pandinig ay nakarinig nagsabay mamatay nagsabay namatay ang mahirap at mayaman na kilala ang mayaman sa kanyang kanyuan, kasuotan at libingan. Nakita ang mahirap sa kanyang kalalagayang payak ang buhay. Ngunit at pasubali, makikita kaya ng tao nakipaglibing kung saan sila magtutungo. At ang kaluluwa kaya nila'y nasundan kung saan nagtungo. Tao, nasusuri niyo ang ibabaw ng lupa. Nakikita niyo ang tao at kapwa. Ngunit di niyo makikita ang gawa ng ama ko, kundi kayo kikilala sa tuntunin niya. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't ang nagpapahalaga sa kanyang sarili, siyang nawawalan. At nagpapahalaga sa kanyang sarili, siyang maubusan ng lakas. Ngunit ang nagpahalaga sa ama, nagkaroon ng lakas at buhay na masaya at payapa. Kaya, sumay niyong kapayapaan, pag-arian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao. Aking mga minamahal, ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na? Nakaunawa na ba ang isip mo? Tatanungin ka ni Kunching ano? Ngunit, tumayo ka nga. Kumusta na? Sa Makatwid, minsan pa lang kayo nagkita. At wala pa siyang ginawa sa inyo, kundi sinabi lang ay ganito at gayon. Sino na ang bigay sa iyo ng kaginawahan? Mapalad kang kumilala sa di mo nakikita at nanamnamang tinuran ng babaeng katulad nyo ang pagkatao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramenyahana. Nekaramenea hana, nekaramenea hana. Kapag pinamili ka ng ama, anong gusto mo? Mabuhay ka pang masaya o ang magpakataas-taas ka? Na konti na lang buhay mo ang kakamtin mo at magdurusa ka pa sa sakit mo. Ano pipili nyo? Ano pipili nyo? Ang manahang kayo sa inyong gusto? O piliin niyo siya? Tao, kung tunay niyong gusto ang ligaya, itatakwil niyo ang sarili niyo at sasabihin niyo siyang tatanggapin niyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sapagkat kapag siya ang nakamtan niyo at nadama, sasabihin niyo
wala palang silbi lahat ang bagay na pinagkakasalan nyo. Kaya kayo'y matataas, matatarik ang tanaw sa sarili nyo. Opo ka na. Ang may pandinig ay nakarinig. Ay, purihin ang Ama. Buhay po bang Diyos? Nakarinig na po ba kayo ng mga minisay ng Panginoon? Mabuti pa kayo, narinig nyo na. Ako, mamaya pa lang makikinig kung hindi ako makatulog sa biyahe. At mamayang gabi uli, kung di uli ako makakatulog. Kaya po, napakapalad nyo. Ako, pag nakikinig, di ko man nabubuo yung mga mensahe. Ang mga naririnig ko'y pinakikinggan kong mabuti at tinatanim ko sa diwa ko at nagnanasa akong isa buhay dahil nakakahiya naman sa Diyos kapag sinabi kang sinungaling, sinungaling! Diba? Sabi mo, ganito, ganito, yung pala di totoo. Sinungaling, sinungaling! Sabi ng Diyos. Eh sabi niya, ano yung dala mo anak? Pera po. Anin ko'y pera? Ano yung dala mo anak? Ginto po. Anin ko'y ginto? Bumalik ka. Wala kang karapatan sa akin. Sapagkat ang sinamba mo'y ginto, ang sinamba mo'y pera, hindi ako. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sino dapat sambahin? Sino dapat kilalanin? Sino dapat manahan? Oh, talaga ba? Salamat naman. Dahil may Diyos. Saksi siya sa buhay nyo. Dahil buhay siya kahit saan kayo nakikita niya kung paano mamuhay kayo kung ano inyong gusto at ibig sa buhay nyo nakikita niya. Naririnig kayo kaya kahit binulong sa kapwa nyo narinig niya ito. Kahit pinalipad nyo lang sa hangin, nakarating sa kanya. Kaya kung kayo'y manambitan, tapat at totoo, isuko nyo muna ang sarili nyo nang maramdaman nyo, buhay pala siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Galit ba eh, kaya nga po kunsing na yan? Eh, ba't eh, kaganyang magsalita? Kabilis eh, katkalakas, sumisigaw pa. Baka ikaw ang galit. Namnamin ang tinuran, damhin ang pag-ibig, nang di ka magsambit ng galit. Buhay bang Diyos? Ang may pandinig ay nakarinig. Nakatawa nga kaya kayo sinasabihan ng ang may pandinig ay nakarinig. O, galit ba? O, kayo galit? Yamang walang galit at di kayo dapat magalit. Baka kayo'y mamatay sa galit. Kayo rin ang kahabagabag. Sa galit ay nangamatay kayong lahat. Buhay bang Diyos? Kaya't sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo na kayo. Taglay ang liwanag, taglayin nyo ang diwa ng Ama para sa inyong lahat. Yaong kapayapaan at tigib ng pagmamahal. Wala na pong lalapit. May misyon. Madaya ka po. Kunsing wala ka na kahapon, ngayon wala naman lalapit. Eh, lumapit man ba kayo? Kung di kayo lumalapit sa Diyos, gagaling ba kayo? Buhay ba ang Diyos? Eh, lumalapit naman eka kami sa Diyos.
Eh, lumalapit ka sa Diyos, ano ba ibig mo? Bateka ako, mabait naman ako, ba't di ako gumagaling? Hoy! Eh, kung mabait ka talaga, gagaling ka, hintayin mo lang. Hoy bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, may bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang kasawian. Okay. Salamat.